VFX artist dyan. So in this first lesson, kailangan natin pag-usapan muna yung effects and keyframes dito sa Premiere. So kung makikita nyo, meron akong timeline named effects and meron akong dalawang clip. Okay? So wala akong ginamit na music muna ngayon para lang makapag-focus tayo sa visuals. So first of all, tignan muna natin yung mga transitions ng Premiere, mga built-in transition niya. So punta tayo sa project, transition, effects, video transition, then 3D motion. Try natin yung cube spin and i-drag natin siya sa video natin. Ayan. So pag ginawa ko yun, makita nyo, meron akong cube spin. Pwede kong tagalan. Pwede rin natin i-try yung mga zoom, cross zoom, okay, click, drag. So, meron tayong cross zoom. So kung mapapansin nyo, hindi dynamic, okay? Hindi dynamic, hindi smooth yung mga transitions dito sa Premiere. And that's the reason why gagawa tayo ng sarili nating mga transitions. Okay? So, paano natin gagawin yon? Gamit yung mga video effects. But before that, pag-usapan muna natin yung effects na built-in sa mga clip natin. So, pag nag-select ako ng clip, then pumunta ako sa effects controls. Kita nyo? Meron tayong motion. Okay? Kung saan pwede natin i-reposition yung video natin. Pwede natin scale down, scale up. And pwede natin i-rotate. Okay? So, bawat isang clip is merong ganito. Okay? Meron silang motion. Diba? So, meron din sa Premiere na video effects. So, dito sa video effects, kung makikita nyo, marami tayong effect. Okay? So, meron tayong blur. Pwede natin i-click and drag dun sa video natin or sa clip natin. Kung makikita nyo, meron tayong properties. Ito yung name ng effect, Gaussian blur. And meron tayong properties. Okay? Meron tayong blurriness. Pwede natin i-blur. Okay? Kita nyo, nag-blur yung video natin and meron tayong repeat edge pixel. So, ano nagagawa niyan? Gagawin niyang, i-repeat niya yung edge natin so mawawala tong black sa gilid natin pag nag-blur tayo. Okay? So, kung makita nyo, sa isang clip ko lang siya na-apply. Okay? So, pwede ko siyang i-drag din yung Gaussian blur dun sa kabilang clip. Then, baguhin ko rin yung setting. So, pareho na silang blur, di ba? Pero merong mas madaling way para dito. Okay, so, gamitin natin yung adjustment layer. Okay, so, i-delete yung effect sa bawat clip. Select ko yung isa. Delete Gaussian blur. Delete Gaussian blur. So, sa project transition, dito sa project na to, okay, project panel, punta tayo, adjustment layer. Then, yung size nung video natin. And yung frame rate natin. So, okay. Then, i-drag natin siya sa taas nung clips natin. After nun, i-iklian ko siya. Cut natin siya. So, kung mapapansin nyo, meron akong adjustment layer. So, ano nagagawa ng adjustment layer? Yung adjustment layer is pag naglagay tayo ng effect sa adjustment layer, is affected lahat ng nasa baba niya. Okay? So, kung hindi nyo pa napapanood yung Premiere Getting Started ko, panoorin nyo muna dahil mas tinuro ko kung ano yung mga pwede nyo magawa doon. Okay? Pero for now, meron tayong adjustment layer. Sa effects, lalagyan ko ng Gaussian blur yung adjustment layer. And kung mapapansin nyo, pag tinaasan ko yung blurriness ko, nag-blur yung parehong clip sa baba. Okay? So, mas madali, di ba? Hindi ko na kailangan lagyan ng blur pareho sa isang layer na lang. Okay? So, ngayong alam na natin yung mga effects, okay? Marami tayong effects. Pwede kayong mag-experiment dun sa mga effects na yan. So, ngayong alam na natin yung mga effects dito sa Premiere and alam na natin yung adjustment layer, mag-move on tayo sa tinatawag na keyframes. So, ano ba yung keyframes? Yung keyframes is parang recording ng value ng bawat properties. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga properties, di ba? Tapos, meron tayong value. And kung mapapansin nyo sa tabi ng bawat properties, meron tayong toggle animation para siyang stopwatch icon. Pag pinindot natin yan, gagawa siya ng keyframe.
So, makita nyo tong keyframe na to. Pwede kong i-click and drag yan to adjust kung saan ko siya ilalagay. So, itong keyframe na to is nirecord niya na 76 yung value niya dito. Then, sabihin natin, pagdating sa part na to ng video, gusto ko siyang maging 0. Okay? So, pag tinignan nyo, dito sa value ng keyframe na to is 0. Sa value ng keyframe na to is 76. So, pag pinlay natin siya, press spacebar, nakita nyo, nawawala yung blur nung video natin. So, meron na kaagad tayong animation. Okay? But before that, kailangan natin pag-usapan, okay, na lahat ng properties sa Premiere, as long as na makikita nyo to, itong toggle animation, yung stopwatch sa gilid ng properties, is pwedeng i-animate. Okay? So, kung makikita nyo, sobrang linear or sobrang, alam nyo, dire-diretso lang yung pagtanggal ng blur. Okay? Hindi siya ganun ka-smooth. Okay? So, paano natin gagawing smooth to? Okay? Pag-uusapan natin yung tinatawag na interpolation. So, interpolation. So, ano ba yung interpolation? Is parang yung change ng value or yung speed ng change ng value ng bawat properties natin. So, kung makikita nyo, meron akong ditong ginawa sa Photoshop, value graph and velocity graph. And ang tawag ko dito is linear interpolation. So, ano yung linyang to? Yung linyang to, it means na 0 seconds, okay, time, tas yung value, 0 to 100. Kunyari, gusto ko is transparent siya, okay, opacity. Then, after 10 seconds, gusto ko maging 100 yung opacity niya. Pero kung makikita nyo, sobrang straight lang ng change ng value. So, sa 0 seconds, 0. Sa 5 seconds, 50% yung opacity natin. Tapos sa 10 seconds, meron tayong 100%. And sa velocity graph, kung makikita nyo, yung speed niya is 1. Okay? So, yung default speed natin na parang, ganito lang kabilis. Walang magbabago. Okay? So, yan yung meaning nun. So, ito yung value over time. Okay? Ito yung velocity, yung speed. Okay? So, merong tinatawag na Bezier interpolation. So, tingnan natin yon. So, itong Bezier interpolation is parang ito yung smooth. Okay? Ito yung smooth change ng value. So, kung mapapansin nyo, meron ulit tayong time and value up to 100, up to 10 seconds. Kung mapapansin nyo, yung curve natin, yung curve ng animation natin, yung change ng value is from 0, slowly siyang umaakyat, then bibilis, then slowly siyang babagal. Okay? So, sa 5 seconds, nasa 50 pa rin siya, pero hindi siya linear tulad nung kanina. Mas slow siya, nag-ease out siya, then mag-ease in siya. Okay? Then, pag tinignan natin yung velocity graph natin, meron tayo ditong speed and yung time. Okay? Kung mapapansin nyo dito sa velocity graph, is ito yung value ng speed natin. Okay? Sabi natin na 50. Then, gusto natin sa simula, mabagal, tapos bibilis tayo. Ibig sabihin, 100% na yung velocity natin, then magiging 50% ulit. So, basically, parang ito yung representation nito. Mabagal sa simula, bibilis sa gitna, babagal dito. Mabagal sa simula, bibilis sa gitna, babagal sa dulo. Okay? So, ngayong alam na natin yan, ipapakita ko sa inyo kung ano yan. Kung ano yung magagawa niyan sa Premiere. Okay? So, meron akong ginawa dito na short animation. Okay? Inanimate ko lang yung value ng mga transform natin. Okay? So, kung makita nyo, meron ako dito ginawang linear and bezier. Dito sa linear, kung mapapansin nyo, sobrang straight lang siyang nagbabago. Pero pag tinignan nyo sa Bezier, smooth, then smooth sa end. Then mabilis siya sa gitna. Okay? So, paano natin gagawin yan? Okay? So, pwede akong gumawa ulit ng shape layer dito. So, dito sa project, gagawa ang color mat. Okay? Sabi natin, gusto ko ng 500 na width, 500 height, then okay. Then, pili tayo ng kulay. Itong red. Tapos, i-drag natin siya sa timeline. Okay?
So, meron ako ditong shape. Okay? Then, pupunta ako sa effects, sa may motion. Then, pwede ko siyang i-position dito sa gilid. Okay? Then, pipindot ako ng keyframe, toggle animation. Then, gusto ko dito sa part na to, okay? Dito sa part na to ng timeline, imo-move ko siya dito. Okay? I-clean natin yung video. Tapos, pagpe-press ako ng O, para yung workspace natin, okay, out. Pwede nyo rin iset dito yung in, I, okay? Mapapansin nyo, sobrang linear ng movement niya. Okay, hindi smooth yung galaw papasok, hindi rin smooth yung galaw pabalik. Okay, so paano ko babaguhin yon? Okay, kung makikita nyo, nandito yung keyframe ko sa gilid. Kung makikita nyo, meron akong dalawang keyframe, di ba? So, ang gagawin ko, seselect ko yung keyframe na gusto ko, then right-click, temporal interpolation, then bezier. Okay, pag ginawa ko yan, check natin. Kung may kita nyo, di ba? Smooth na siya. Okay? Pwede nating i-adjust yung keyframes natin. Okay? Pwede nating i-adjust yan. Mapapansin nyo, smooth. Di ba? So, yan yung bezier. Pero yung gagawin natin is custom. So, paano natin i-customize yung bezier natin? So, from kunyari, linear ulit. Temporal interpolation, bezier, then i-click natin tong arrow sa gilid ng property. Pag pinindot natin yan, makikita nyo merong velocity. Okay, ito yung velocity graph natin. So, lalakihan ko siya. Okay, nakikita nyo tong icon na to, click and drag, pababa. Lalakihan ko siya. Kung mapapansin nyo, yung velocity niya is almost the same lang, di ba? So, paano natin babaguhin yan? Pag nag-click tayo ng keyframe, makikita nyo may handle yan. So, ibababa natin siya. Okay? Click natin yung handle, then ibababa natin siya. Click natin yung keyframe, then yung handle, bababa natin siya. So, ito yung velocity graph. Ang sinabi ko dito, gusto ko slow sa simula, bibilis sa gitna, then slow down again. So, pag nag-play ako, kita nyo, smooth na siya. Okay? Pwede kong i-adjust pa yan. Okay? Pag kinlik ulit ng handle na to, then dinrag ko. Okay? To the right. And itong kabila, dinrag ko to the left. Okay? Kung makikita nyo, slow yung gusto ko, then bibilis, then slow ulit. Okay? Makikita nyo, di ba? So, meron din tayong, pwede natin i-animate yung rotation. Kiklik ko yung rotation. Dito sa time na to, then sa end, gusto ko iikot siya ng 360. Okay, lagay ko 360. Kung mapapansin nyo, gumawa siya ng keyframe. Then, sa-select ko siya, right-click, then bezier. Pag ginawa ko yon, close muna natin yung sa position. Tapos pumunta tayo sa rotation, may kita nyo, merong dalawang graph. Okay, pwede natin lakihan yung dalawa. Ito yung value graph. Kung mapapansin nyo, slow, bibilis, slow. Tingnan natin yung linear. Right click, linear. Makita nyo, straight. Okay, straight yung change ng value. So, ayaw natin yan kasi medyo boring yan. So, gusto natin smooth. So, kung mapapansin nyo, smooth, di ba? And pwede natin i-modify either itong value graph, okay, value graph, or yung velocity graph. Pero for this, gagawin ko is value graph. So, kung mapapansin nyo, babaguhin ko yung handles ng bawat keyframe. So, ang sabi ko dito, gusto ko mabagal yung change mo sa simula, then bibilis, then babagal. Okay? Tingnan natin yan. Kita nyo? Sobrang smooth. So, ngayong alam na natin kung paano gumawa ng smooth animation, kung paano gumawa ng keyframes, kung paano yung adjustment layers, yung mga effects dito sa Premiere, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng presets.